Okay, hello, we're live. Okay, good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Teacher Precious at ito ang ating program, Art Smart. Ako ang inyong magiging teacher sa araw na to. Okay, so bago tayo magsimula, pwedeng pakicomment mula saan kayo nanonood at kung first time nyo ba or kung nandito ba kayo last time. Okay. So itong araw na to, ito ang ating second episode sa ating 12-week Art Smart Challenge. Okay. So sa first four sessions, ito ang pangalawa, at tuturuan ko kayo ng mga basic drawing. Okay. Last week, gumawa tayo ng doodles from numbers. Ngayon naman, ang ating activity ay doodles from letters. Okay. At alam nyo ba na kahapon ay World Art Day? Okay, at ngayon, isi-celebrate natin itong World Art Day sa ating art activity. Okay. So, check ko lang kung sino ang ating mga nanonood sa atin ngayon. Meron na bang nag-comment? Wait lang, check ko ha. Wow, meron tayong 260 viewers ngayon sa aking Facebook page. Okay, so sa mga bago dito, pwede nyo rin i-check ang aking Facebook, Teacher Precious. Okay, sige, check ko rin ilan ng mga nanonood. Ilan na nanonood po sa atin ngayon sa Knowledge Channel? Sa Knowledge Channel page. Live din tayo sa Knowledge Channel page. Okay, at sa Kumu. Okay, kung hindi kayo familiar, yung Kumu ay isang live streaming app. Okay, saan mapapanood nyo rin kami? Ay nang live. So, Kumu, meron tayong 240 viewers. Okay, sige, ayan. So, sige. Meron na ba? Sige, batingin ko lang yung iba. Si Lauren from Marilao, Bulacan. Si Jesslyn. Si Jesslyn, early bird. Laging maaga. Si JM. Hi, JM. Si Merge. Si Steffi. Okay. Si Lorling from Cavite. Margaret, second time. Welcome back, Margaret. Meron pa tayo ulit next week. Okay, si Lexi and Livy. Hello, Pixie and Maxine. Si Lorling, first time. Ay, sayang wala kan last week, Lorling. Kung gusto mo panoorin yung replay, pwede mo siyang i-check sa Knowledge Channel page at sa Teacher Precious Facebook page. Sige, Leia. Happy birthday, Leia! Si Alpha from General Trias Cavite. Okay, sige. Meron po ba tayong papag-greet sa Kumu? Okay, wala pa? Sige. So habang nag-aantay tayo ng ibang mga greetings, ihandaan nyo muna inyong mga materials. Ang gagamitin lang natin ngayon ay lapis at papel. Okay. Pwede rin markers, pwede rin kayong mag-color. Ayun, si Yuji and Zach, second time. Welcome back, Yuji and Zach. Okay. So itong Art Smart 12-week challenge natin magtatagal until June 25. Okay, so abangan nyo kami lagi every Friday at 11 o'clock. Okay? At syempre, mas masaya kung mas marami tayong nanonood, di ba? So kung pwede, i-share nyo to sa inyong mga kaibigan, sa mga groups or sa families. Okay? At can you help us reach 50 shares here sa Facebook and Kumu? Okay? Yan, sige. Hi, Ashley! Sige pa. Si Jonaline from Pasig. Marsha from Pasig. Sophia. Ayan, hello! Ay, nanay ko nandito. Hi, mommy! Hello, okay. Yan, sige. So, mag-start na ba tayo? Pero bago tayo pala mag-start, may papakita muna tayo yung mga nag-submit at nag-post ng kanilang artworks last week. Okay? So, kung gusto nyong masama dito sa ating featured works, okay? Mamaya, ibibigay ko yung instructions, pero bago tayo magsimula, panoorin muna natin to, mga nag-submit ng artworks nila last week. Okay, sa Doodles from Numbers. Okay, pwede po natin i-play ang ating video. Okay. Tapos na ba? Okay na ba? Ayan, okay. Okay, so, yun yung mga ating mga nag-submit last week. So, kung gusto nyo masama
sa featured works. So, pagkatapos ng activity natin, pwede nyo itong i-upload sa inyong social media at gamitin ang hashtag ArtSmartTeacherPressures. Magpatulong na kayo sa inyong nanay at tatay. Okay? Sige. So, handa na ba kayong lahat? Handa na ba tayo? Sige, alright. Now, okay, ngayon magsisimula na tayo. Okay, so ihanda nyo na ang inyong lapis at papel. Okay, pero bago tayo magsimula, sino makakahula? Ano kaya ang activity natin ngayon? Sino nakakaalala? Sino nakakita ng poster? Diba? Sino nakakita? So, ang gagawin natin ngayon ay doodles from letters. So, kung last week, numbers, mag-drawing tayo mula sa numbers, ngayon naman ay letters. Gagamitin natin ang first six letters ng alphabet. Okay? Siguro next time na lang yung iba kasi masyado tumaba. Hindi aabot yung oras natin. Okay? So, ayan. Sige, tama si Marga. Doodles from letters. Okay? So, ano kaya yung unang letter na gagawin natin? Anong letter kaya? Anong letter? Anong letter yung una natin gagawin? Letter? Sino makakahula? Ayan, tama si Lorraine. A, B, C, D, E, F. Okay, so ang unang letter na gagawin natin ay letter A. Okay. So, yan. So, gagamitin ko muna yung small letter A. Tapos hulaan nyo kung ano kayang drawing. Ano kaya itong ginagawa natin na drawing. Okay. So, gagamit ako ng mga English na salita. Tsaka, mga Filipino. Filipino na salita. Okay, ayan. Okay. Simulan natin sa small letter A. So, clue, English muna to, English. English word. Ah, ano kayang animal or ano kayang bagay or animal na nagsistart sa letter A? Sino makakahula? Okay, ayan ha. Simulan natin ha. Sige, letter A. Okay, ito ha. Lalagyan ko siya ng parang yan. Ano kaya to? May hula na kayo? Ayan, daming nakasagot. Ah. Yan. Tapos, lalagyan ko pa ng isa pang oval dito. O, may hula na kayo? Clue, English. Uy, mukhang may nakahula na. Lagyan natin ng parang feelers. Hulaan nyo. Ano kaya to? Maliit kaya to o malaki? Anong klaseng animal kaya to? Maliit o malaki? Sabi ni Cora Cruz, alligator. Ano kaya to? Lagyan natin ng 1, 2, 3. Ito ay isang ant. Tama. Tama, ant. Ilan ang legs ng ant? Sa to. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalagay ko sa likod yung iba. Ayan. So, meron na tayong ant. Kulayan ko lang itong part. Hindi nyo kailangan kulayan, pero gusto ko lang kulayan para cute. Pulang langgam. Mala. Sulat ko ha. So, letter A. Ang una natin. Letter ay letter A for ant. Ayan. Okay. Sino nakahula? Tama. Tama sila, Jeffrey. Nartea, small. Small ang ant. Maliit ang ant. Okay. Nakagat na ba kayo ng langgam? Okay. Sige. Very good. Ayan, tama si Lauren. Six legs. Okay. Sino na nakagawa? Sige, pagtapos na kayo, isulat nyo yung itong nagawa natin. Ano itong na-drawing natin? I-type, pakitype bago tayo magsimula sa susunod nating drawing. Pakitype. Type nyo ano itong nabuo natin. Okay. Okay, yan. Handa na. So, ngayon naman, gagawa naman ako ng Tagalog naman, Filipino. Yan. A ulit, A. Ano kaya itong animal na to? Yan. Ibang color naman gagamitin ko. Ano kaya itong animal na to? Gagawin natin. Yeah, sino? Okay, Tagalog word. Filipino word. Okay. Ano kayang animal ang nagsasimula sa letter A? Sino kayang manghula?
Sino kaya hulaan? Ano ba na next to start sa letter A? Tagalog naman, Tagalog. Yeah. Clue. Clue. Nalagyan ko na. Ayan. Nilagyan ko siya ng parang loop. Oh, ano kaya to? Saan kaya siya makikita? Mukhang may nakahula na. Look. Whoa. Pare-pareho tayo nang naisip ha. Tama sila, Grace. Let's see. Okay, sabi. Okay. O, tingnan natin ha. Bilog dito. Uy, mukhang tama yung hula nila. Yun yung unang-unang nakasabi nung nag-comment. Unang-unang nag-comment. Si Lorraine De Leon, siya yung unang nag-comment nitong animal na ginawa natin. Okay, gagawin ko na lang. Cute yung mata niya. Yan. Isang aso! A for aso. Love. Si Lorraine ang naunay. Sabi ni MK Laksamana, aso. Okay. Sabi ni Lorraine, aso. Tama. Okay. Gawin natin siya ng smiley face. Okay. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng legs. Ganito lang, simple lang ako muna maglagay ng katawan kasi simplehan lang natin. Ayan. Lagyan natin ng buntot. Pwede nyo lagyan ng collar. Ayan. Pwede din natin ikulayan yung kanyang tenga. Pwede nyo siyang lagyan ng spots. Upaubos ng aking brown ink. So, ang nagawa natin ay mula sa letter A ay isang aso. Yay! Sino yung tama? Si Edlyn may sabi niya, ano daw? Ahas. Naku, may naisip kayong iba? Pwede nyo siyang i-try, gawin at i-comment nyo dito sa comment section natin pagkatapos or i-post nyo rin, gamitin yung hashtag ArtSmart or ArtSmart with Teacher Precious. Okay, para makita ng iba, okay? Itong ginodrawing ko ay ideas ko lang. So, pwede rin kayong makaisip ng inyong original ideas. Okay, so ngayon, itong second episode natin, first four episode, ang ginagawa lang natin ay isang klase ng imitation. Ibig sabihin, kinokopyan nyo lang yung aking ginagawa. Okay? Sa main naman, tuturuan ko na kayo paano kayo mag-modify, paano kayo mag-incorporate ng sarili nyong idea sa inyong artwork. At sa June, ay tuturuan ko naman kayo paano mag-come up ng inyong sariling composition, sariling idea. So, sa June, ang focus naman natin ay developing creativity. Okay? Yan. So, ano na itong animal yung nagawa natin? Kung tapos na kayo, isulat nyo itong na-drawing natin. Paki-comment. Okay. Paki-comment anong na-drawing natin sa pangalawa. Okay. Na-drawing natin na isang aso. Sige nga, abangan ko muna yung mga comment nyo, ha. Okay. Sabi nila, may bahay. Okay. Sige, next. Tapos na tayo sa letter A. Ano naman yung next letter? Anong next letter yung gagawin natin? Kung natutuwa kayo dito, pwede kayo mag-send ng virtual gifts or ng stars. Sa Kumu, meron tayong mga, ano to, yung pahalo-halo, yung mga virtual gifts natin. Yan, sige. Okay. Ano yung next letter? Letter B. Okay, B. Dito naman tayo sa letter B. Letter B. Ito, cute. Ito mukhang, meron ba kayong naisip for letter B? Ano kaya pwede nating i-drawing mula sa letter B? Yeah. Ito, ideas ko lang ha. Feel free to suggest if may iba kayong idea. Okay, B. Simulan natin sa, sige, capital B. Mukhang ito madali niyong mahuhulaan. Ano kayang animal na pwede natin i-drawing mula sa letter B? Mukhang obvious na. Hmm.
Ano-ano magagawa natin sa letter B? Sabi ni Lorraine Bird. Oh, pwede. Sige, try natin mamaya. Ito muna. Ito. Try, papakita ko muna sa inyo. So. Lagyan natin na sa panglinya sa gitna. Tapos, babaliktarin natin yung letter B sa kabilang side. So, sino nang nakahula? Ano to? Isang butterfly. Sabi ni Lovely Mevy. Sige, tignan natin yan na mamaya. Oh, meron na tayong 412 Kumu viewers. Okay, yay! Sabi ni Ashley, butterfly. Tama, butterfly. Pwede nyo lagyan ng design ng inyong butterfly. Lagyan natin ng design, butterfly. Ayan. Mamaya na natin kulayan, ha? Ayan. Okay, so sa unang example natin, meron tayo butterfly. Oh, sinong nakahula? Pag na-drawing nyo na, pwedeng pakita. Ay, ano tong animal na na-drawing natin? Ano tong na-drawing natin? Pakitype sa comment section. Ano tong na-drawing natin? Ay, sabi ni Liraline Jamila, butterfly. Tama. Tama ka, Liraline. Okay. Ayan. Tapos na ba kayo dito sa butterfly? Tapos na i-comment? Meron pang nag-comment na isa. Actually, dalawa yung prepare ko sa letter B. Tagalog naman. Pero pwede rin siya sa English. Ano kaya yun? Gagamitin ko naman... Sige, pwede yung small B. Pwede rin big B. Na small B na lang. Para maiba naman. Yan, B. Small B. Okay, small B tayo, ha? Ayan. Small B. Nagamit ako ng color black. Ayan. Ano kaya ito? Clue. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, ha? Ano kaya to? May nakakahula na ba? Hindi ko muna inuna yung isa kasi madali na mahulaan pag nilagay ko yun. Mukhang tama si Princess Bautista. Lagyan natin ng stripes. Oh! Ayan na, giveaway na yan. It's a... A bee. Or sa Tagalog. Ano yung Tagalog ng bee? Pwede rin itong Tagalog. Pwede yung English. O, lagyan natin ng pakpak. Tingnan nyo. Diba? So, pwede siyang bee or sa Tagalog, bubuyog. Diba? Actually, pwede rin bee pala. Yan, no? Capital B. Pero ginawa ko lang yung small B para naman may iba. Ano na itong na-drawing natin? Paki-comment. Ayan, tama si MK Laksamana at John Xavier. Bubuyog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yay. Wala ko siya ng color. Ayan ang ating bubuyog or sa Tagalog, B. Yay! Sinong nakagawa? Di ba? Pwedeng, hindi, meron bang pilo yung bubuyog? Meron din yata. Ayan. Pwede nyo lagyan ng flowers sa ilalim. Okay. Ano? Tapos, pag tapos nyo nang i-drawing, itong ating, yan, pakita ko ha. So, from letter B, nakagawa tayo ng bubuyog. Pwede rin siyang capital B, oh. Pwede rin big B. Hi Pearl! Sabi ni Pearl, teacher, precious late po ako. Okay lang Pearl, alam ko makakahabol ka.
Ayan. Okay. Tapos na ba kayo? So, pagtapos na, i-comment nyo itong huling animal na na-drawing natin. Sulat ko lang ha. Bubuyog. Tagalog. Tagalog yung ilalagay ko. Filipino pala. Ayan. Bubuyog. Ah. Okay. So, kung ready na, doon na tayo sa next. Sa next naman, English lang yung example na papakita ko muna. English lang na word. Okay. Ano yung next letter na gagawin natin? Anong next letter? Anong next na letter? Letter C. Yes, letter C. Paki-comment kung handa na kayo. Paki-comment C. Kung handa na kayo, paki-comment yung letter C. Eh, at pwede nyo din sabihin anong animal yung naiisip nyo na hindi kahit hindi animal, kahit anong object na pwede mag-start sa letter C. Tignan natin kung tama kayo or baka pwede ko rin gawin on the spot. Okay, tayo sa letter C. Ayan, ayun sila. Tayo sa letter C. Ayan, letter C ito na. Tapos sa babakat. C. So, isang example lang pakita. Okay. So, sa letter C, ito madali lang. Kaya ito ng preschool. Gagawin nyo lang, gagawa tayo ng maraming letter C. Ano kaya ang animal ang magagawa natin? Hindi, actually more of... Ayan. Ayan. Sige, do-drawing ako ulit ng isa pang letter C sa tabi ng letter C. Tapos isa pa. May idea na ba kayo kung ano itong dinodrawing natin? Isa pang letter C. Isa pa. Gawa tayo ng 7. Uy, mukhang may nakahula. Si Artea. Ay, may nakahula na. It's a very hungry, ano? Usong-uso itong story na to eh. It's the very hungry. Ano yun? Paki-comment. Paki-comment nyo. Kung ano yung itong nagawa natin. Ano itong ginawa natin. Lagyan ko siya ng feelers. Lagyan ng eyes. Tsaka ng mouth. Pwede nyo rin lagyan ng legs. Ayan. Actually, pwede pala tayong create ng magandang gawin. Yay! Isang... Sa English... Tama ba yung hula nyo? Tama ba yung mga comments nyo? Tama ba yung mga comments? Isa tong... Isang ano? Isang... Pwede nyo lagyan ng dahon. Lagyan nyo ng kulaklak. Yan. Okay. Ano to? Isang cutter pillar. Yan. Tama. Sino yung mga tama ang hula? Very hungry caterpillar, yes. Usong-uso tong story na to noon. Yan. Okay, so isang very hungry caterpillar. Pwede nyo itong kulayan later ha. Higyan ko lang ng... Higyan ko lang. Pwede ko na palang kulayan. Para cute. Ayan. Okay, ano nang next letter na gagawin natin? Dalawa rin gagawin natin. Isang English, isang... Tagalog. Isang Filipino. Isang English, isang Filipino. Sabi ni Zori, nag-drawing daw siya ng tinutunuya ng caterpillar. Okay, sige. Okay, ano na yung next letter? Ano nang next letter? What's our next letter? Letter? Paki-comment? Sige. Letter D. Tama, letter D. So, pakita lang ako ng isang... example. Dito na lang tayo. So, sa letter D.
letter D. Dito na lang. So, sa letter D, dun muna tayo sa English. Okay. Gamitin ko yung... Try kong gumawa ng dalawa. Kasi dalawa naisip ko eh. And D. Ano kaya naisip nyo sa D? Gagawa akong dalawa ha. Dalawang Tagalog. Ay, dalawang English. Ayan. So, dito sa una... Yan. Ano kaya to? May na-imagine ba kayo? I-drawing tayo ng... Yan. Yan. Okay. Tapos, lagyan natin ng... Mayroon na ba kayong hula? Do you have a guess? What animal is this? What could this be? Okay, another one na. Ito, lalagyan natin siya ng buntot. Yeah. Okay. Sabi ni MK Lagsamana, duck. Okay. Tama. Isang duck. Lagyan natin ng feathers. Isang duck. Starts with letter D. Duck. Duck, duck, duck. Yan. What animal is this? Anong animal to? Please comment. Sabi ni Mary Grace de Guzman, duck. Yay! Sabi, kwak-kwak daw, sabi ni Joseph. Yes, kwak-kwak. Kwak-kwak. Duck. Yes. Okay. Very good. If you got it right, please comment. Okay. Okay. Next, who can guess? Meron pa akong isang animal that we can make. Patong animal na to. Actually, ito, di ko alam kung hindi. Sige, kamaya na lang. Check nyo muna kung ano to. Just guess, what animal is this? So, look. Same with the duck, but this time, we'll do it a bit longer. Guha tayo ng ganyan. Ano kaya to? Tapos, lalagyan natin mula rito sa likod, from the back, from the this part, we'll make a long curved line. Ano kaya yan? Ano kaya to? Tapos, babalik tayo. May nakahula na si Leia Bree! Nahulaan na ni Leia Bree. It's a... Tsaka ni Princess Lorelaine. Dinosaur roar! D for dinosaur. Yeah. Pwede natin lagyan ng design. Lagyan natin ng spots. Hulayan natin siya. Ayan ang ating long neck dinosaur. Pwede nyo pa palang habaan yung neck kung gusto nyo, no? Tama, dinosaur. Meron ba tayong dinosaur expert dito sa viewers natin? Kasi marami akong kilalang kids na kabisado nila yung scientific name or yung pangalan ng specific dinosaurs. Yeah, yan. So, ang letter D natin ay dinosaur. Yan, pag tapos na kayo, paki-comment. Comment nyo lang kung ano tong you-knowing natin. Isang dinosaur. Yan. Yan. Brachiosaurus, sabi ni Irene. Brachiosaurus daw.
Tama ba? Ano kung hindi ko kasi memorize yung pangalan ng mga dinosaurs. Sige, okay. So, ang ating letter D. Okay. Sa Tagalog naman. Tagalog, try natin Tagalog. Si Yuji, pakitanong sabi ni Miss Irene, si Yuji po master ng mga dinosaur. Ano pong klaseng dinosaur itong dinowing natin, yung long neck? Tama, Brachiosaurus. Tama daw yung Brachiosaurus. Very good. Sige. Ah, meron po. Ayan, sige. Ito naman, dito tayo sa Tagalog. Filipino naman. Filipino, sorry. Filipino. Gamit tayo ng Big D naman. Big D. Okay. Anong Filipino word na pwede natin i-drawing mula sa letter D, yung capital D? Hmm? Anong Tagalog word? What Filipino word can we draw from letter D? Who can guess? Okay, try natin letter D, ah. Ito, hindi to animal. Clue. Pagkain. Pagkain. Pwede rin inumin. Gawa tayo ng ganyan. Ano to? Pwedeng pagkain, pwedeng inumin. Okay. May nakahula na. Sa mga FOMO viewers natin, ano kaya to? Clue, pwede siyang gawing juice. Ayan. Ah, tama! Si Marga! Isang... Ha? Pero nakahula. Uy, may nakahula na. Before dalandan. Before dalandan. Dalandan. Tama. Ayan. Drawing tayo ng isang buo dito. Dalandan juice or dalandan juice. Ayan. Dalandan niya. Ayan. Hindi natin siya. Medyo green. May part siguro na pahinog na pa-orange. More of green kasi ito eh. Yan. Sino nakatama? Leaf or dalandan. Ayan. Okay. Sige. Meron pa ako naisip din na isa pa. Ano oras na ba? Ay, meron pa. Sige ko. Kaya naman. B. Ano ko ba yung dinawin natin? Tagalog. Ah, sige, okay na yan. Doon na tayo kasi baka maubusan tayo ng oras. Okay, tama ba yung hula nyo? Ano itong drawing natin? Paki-comment. Okay, pagtapos na kayo. At, ano naman ang next letter natin after nito? Ano yung next letter? Ay, sabi ni Pauline Grace, o nga, na dalanghita. Pwede rin dalanghita sa dalandan. Hindi ako masyado sure kung ano pinikaya ba ng dalanghita sa dalandan. Dalanghita yata, mas orange. Pwede yung paki-comment kung may idea kayo kung anong difference nila. Okay, sige. Okay, ngayon naman, anong letter ang gagawin natin next? Okay, sabi ni Princess, letter E. Okay, so ang next letter na gagawin natin ay letter E. Okay, handa na ba kayo? Pag handa na kayo, pakitype letter E. Capital E tsaka small E. Try nyo type. Yan, tama, letter E. Okay. So, ngayon naman, dito na tayo sa letter E. Okay. Ano?
Ano kayang pwede natin i-drawing mula sa letter E? Meron ba kayong ideas? English or Filipino? Pwede? Pakitype? Pakitype? English or Filipino? Anong naisip nyo pag letter E? Ayan, mayroon na tayong feedback dun sa dalandan versus dalanghita. Dalandan is citrus. Citrus, orange. Yung bitter orange or orange. Yung dalanghita, ay magkaiba din ang scientific name, more of mandarin, no? Orange. Okay, thank you. Sige, okay, next. Okay, letter E na tayo, ha? Small E. Actually, ito, pwedeng... Sorry sa... Okay, so sa E, pwedeng English, pwedeng Filipino. Okay, check natin to. Letter E. Lagyan nyo ng space dito kasi dito natin i-drawing. So, letter E. Yan. Small E muna. Small E lang yung gagawin ko muna ngayon. Ano kaya to? Letter E. Okay, next. Hulaan nyo kapag may hula kayo, patype. Pag may hula kayo, pakilagay lang sa comment section. So, letter E. Sige ah. Lagyan natin ng parang bilog dito. Actually, lagi. Parang every week natin dinadawin ito. Oh, may nakahula. Sila Nerzane. Ay, sino yung mga nauna? Sa Teacher Precious page ko lang kasi nakikita eh. Si Princess. Si Mercy. Sige ah. Tapos, dudugtungan natin ito dito. Oops. Ooh, ano na to? Sabi ni Divina, elephant? Elephant nga kaya? Sino dito ang tingin, sino kaya dito, sino sa inyo ang tingin yung elephant to? Sa Filipino, ano yung sa Filipino tong elephant? Gawa pa tayo ng isa pa, ha? Tama! Isang elepante or elephant. Tama sila Nerzane, sila Frances. Sino yung unang-unang nagsabi ng elephant sa Teacher Precious page? Si Princess, si Lorlaine. Galing nyo ah! Sabi ni Therese, elepante. Saka ni Donna de Jesus, elepante. Saka ni Summer. Okay. Okay. Lagyan natin ng eyes. Gusto ko big eyes siya. Yan, para nakatingin sa baba. Hindi nyo, pwede nyo try. You can try this kind of eyes. Yeah. Sabi ni Isa, elepante. Yes. Tapos, sa paggawa ng, alagyan natin ng lines. So, mula sa letter E. Then, lagyan natin ng body. Look, so, elephant has a big body. So, yung body niya nasa likod. Mula dito, try natin na. Curved line, yun lang. Tapos, big short feet. Yan. So, letter E for elephant. Ay, same lang tuloy yung nagamit ko. Sa Tagalog, elepante. Yan. Meron pa daw eh. Tignan ko ha. Paano gagawin? Okay. Hula ni Floris, eroplano. Paano pwede rin eroplano? Paano ba natin gagawing eroplano to? Pwede siguro. Sige ah, sasaray ko lang paano to gawing eroplano ha. Letter E. Request ni hula ni Loris. Meron din naghula dito sa Teacher Precious page ng eroplano eh. Saan na yun? Wala. Sige. Try ko ha. Ito wala sa plan ko. Ngayon ko lang siya to try. So, mula sa letter E, try natin gawa ng... Okay. Yan. Gawa nyo ng... Gawin natin parang dalawang rectangle. Ganito. Tapos, lalagyan natin ng... Mula dito, lagyan natin ng oval. Yan.
Ano to? Ano na to? Mukhang tama. Mukhang posible naman ang hula ni Loris. Wow! We now have 710 viewers on Kumu. Maraming salamat sa lahat nagbigay ng virtual gifts na halo-halo. Thank you sa mga nanonood sa Knowledge Channel tsaka Teacher Precious page. If you like what you're watching, you can send us some stars. Okay, virtual stars as gifts. Thank you. Yan, lagyan natin ng pakpak. Tapos mga bintana. Tsaka buntot. Yan, nakagawa na tayo ng letter E mula sa capital letter E. Ano tong ginawa natin? Ano na to? Pwede yung paki-comment? Ano tong nagawa natin? Isang aeroplano. Yan! Yay! Uy! Yan! Aeroplano! Yan! Okay! So kung tapos na kayo dito sa ating sa huli nating ginawa, paki-comment. Ano 'tong huling ginawa natin? Ano 'to? Paki-comment. Okay, sabi ni Summer, aeroplano. Okay. Okay. Lalagba tayo. Okay. Yan. Okay, next naman. Okay. So tapos na tayo sa aeroplano. Okay, last na, last one letter. Yan. Letter F. Ito madali lang. English lang tayo kasi English lang naman ang letter F. Okay. Ano tong... Ano naman tong letter F? Itong gagawin natin. Last na letter. Last na to. Letter F. Sino makakahula? Anong pwede natin gawin? Isang... English naman to, English. Isang... fish daw. Yan. Sino to? Anong animal to? Ay, anong animal? Ano tong ginawing natin? Sorry, naipit. Dapat pala ganito lang. Oops. Ang flower. Yan. Lagyan natin ng dahon. Kung mayroon pa kayong naisip ha, i-comment nyo lang. Ayan. Isang flower. Yay! Okay. Yan. So, kung tapos na kayo dito sa huli nating ginawa, paki-type. Yan. Tapos kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutan i-share itong ating videos. Okay? At huwag niyong kalimutan, next week meron ulit tayo. Okay, ano nga ba ang activity natin next week? Okay. Magdo-drawing ulit tayo gamit ang, ano nga ba activity natin next week? Drawing, shading, I think? Shading na ba tayo next week? Sige. Okay. So, ngayon, tapos na ba kayo? Okay, so gusto namin sana makita yung mga works nyo. Okay? So, paano ko ito makikita? Paano namin ito makikita? At paano namin mapifeature ang inyong works sa Knowledge Channel sa next episode natin? So, i-share nyo lang ang inyong artwork sa inyong social media. Gamitin ang hashtag ArtSmartWithTeacherPrecious. At siguraduhin nakaset to public ito. Kasi kapag hindi siya naka-public, yung privacy niya hindi naka-public, hindi namin siya makikita. Okay? Patulong lang kayo sa inyong nanay-tatay para picturean at i-upload. Okay? At pwede nyo rin panoorin ang live stream namin dito sa Just Love Kids website. Log on to justlovekids.abs-cbn.com at i-click lang ang Knowledge Channel tab. Pwede nyo rin itong panoorin sa Knowledge Channel page. At sa aking page, Teacher Precious. Okay, sa aking page, marami rin kayo makikita ang mga video tutorials na ginawa namin mula pa last year. Okay? At gusto ko lang din kayong imbitahan sa mga interested na gusto pang matuto. Meron akong private classes na magsisimula next week. So the private classes will start next week, April 23. Puno na yung isang slot, the next batch will be May. But for the introduction to drawing and painting, meron pa pong slots.
So it starts April 23, 4 p.m. So just message me on my Facebook page or you can visit my website, teacherpreciousart.com. Okay, also please subscribe to my YouTube channel, Teacher Precious, and Instagram. Okay. So, alright. So, thank you so much for joining us today. So, tulad ng nakita nyo, lahat tayo ay may kakayahan mag-drawing. Kung kaya nyo magsulat, kayang-kaya nyo din mag-drawing. Diba? May tanong ako, nahihirapan ba kayo mag-drawing today? Dun sa mga ate, kuya, at nanay, tatay natin na nasa Kumu at sa Facebook, na sinasabing hindi marunong mag-drawing, nahihirapan ba kayo ngayon? Okay. Sa mga bata natin na nag-enjoy, kayo na bahala magturo kay nanay at tatay nyo, ha? Sige, kasi lahat kaya mag-drawing, okay? Sige, samahan nyo ulit kami next Friday, 11 o'clock. Okay? At bukas din pala, meron ako, 11 o'clock. So, check nyo lang sa aking Facebook page, Doodles from Words naman. Limutan ko banggitin, Doodles from Words, 11 o'clock. Okay? So, samahan nyo ulit kami next Friday, 11 o'clock, para sa ating Art Smart. Dahil buong summer tayo gagawa ng iba't iba mas masayang art activities. And remember, know your art, be art smart. See you next week. Thank you, everyone. Bye.